guys! Welcome back to my channel! So, ayan! Meron na naman tayong bagong video. Nandito ako ngayon sa aming pinaka-comfort place ko sa ngayon. Kasama ang mga Archer ko, mga kapatid ko. Ayan. And then, I have food. Food. So, maraming mga kaibigan ko nagre-request nito. Kung mukbang-mukbang daw. Anong tawag dito? Mukbang alechol o hindi. So, meron tayo ngayong merienda mukbang. And syempre, hindi naman pwedeng mukbang-mukbang lang. Meron din tayong pag-uusapan. So, hindi ko pa pala sinasabi kung ano meron ako dito. So, ayan. Yan nyo. Meron akong fries, tokwa, ikiam, and then some toast. Siyempre ako din gumawa niyan. Kung itsura nyo, kung itsura ng ate nyo, hindi na ganun ka-fresh. Tapos, huwag nyo masyadong i-judge kasi medyo sunog. Bakit nasunog? Bakit nasunog? Maya, bakit ako sa inyo? So, hello guys! Today, mag-vlog na naman tayo. At ayan ang bato. Ayan. So, ayan. Nag-toast ako. Meron pa dito. Ayan. Tapos, alam nyo, syempre nag-aayos din ako. Dapat maganda lola nyo. Tapos, diluto pa ako. Ginagawa ko sabay-sabay yan. Ganon. Diba? So, para sa mukbang na to, ang pag-uusapan natin na actually, is tungkol sa love languages. Ano ba yan lang? Kay Apple to. May special guest pala tayo ngayon, guys, no? Meron tayong tinatawag na 5 languages. Or, hindi ko alam kung 5 talaga. Pero kasi, ang napanood ko lang, ang nakita ko lang kay Maring Google is, yun nga, 5. With the help of love language, you'll be able to understand your partners well on how you're going to exert their effort and how they'll be able to appreciate it more than the things that you can actually give to them. Because love language is just like a language that if you are having a communication barrier, that might gonna lead you to misunderstanding. So make sure that you're going to know or you're going to check what would be the the love language of your partner. All right? Meron tayong tinatawag na words of affirmation. Tama ba? Ayun. So, si ate nyo girl, kasi may mga oras talaga kasi paranoid ako. Inisip ko kung may mga mali-mali ba sa akin, kung OA na ba ako, sumusobra na ba ako, mga ganyan-ganyan ba. So, nung nalaman ko tong 5 languages na to, sobrang na-curious ako and then nag-test ako. Tapos nung nag-test ako, ang lumabas talaga sa akin, ang love language ko daw is love of affirmation. So, ang word of affirmation. So, ang ibig sabihin nun guys, ito yung mga tao na gusto nila na pinupuri sila or yung mga sinasabihan ba ng mga words of encouragement base nga dun sa napakinggan ko din. So, ayun, sabi ko, parang tinatanong ko rin kasi yung sarili ko kung normal pa ba ako. Ganun. So, normal ba na parang gusto ko rin makarinig ng something tungkol dun sa mga ginagawa ko. Sabi ko, normal ba na parang kunyari, merong tao na sinendan ko ng gawa ko. So, gusto kong may something na comments. And then, pag nagpo-post ako sa Facebook, mas or kahit dito, sa YouTube, mas importante sa akin yung mga comments kesa reactions or kahit ano pa man. And then, kapag may mga friends ako na nagsishare ng mga videos ko, sobrang na-appreciate ko yung mga captions nila. Kasi, sobrang importante talaga sa akin ng comments or yung, kumbaga, ano yung mga tingin nilang good sa akin. Kasi, yun yung mga bagay na parang mas nalilift ako as a person. Kasi, as sinabi ko nga, super overthinker ako. So, kapag ayun, pag nasabihan ako ng mga something na, ay, ang ganda mo dito, ka-personal, hindi, gano'n. So, mga parang, pag sinabihan ako ng
something na good sa akin. Ang lakas makayabang talaga. Hindi ko naman sila sinayayabang, pero ayun, parang mas nai-inspire lang ako para gawin yung mga bagay na yun. Or katulad nito, nag-vlogging ako. Yung mga nagko-comment sa akin, yung mga nagsasabi sa akin ng good things about din sa ginawa ko, sobrang na-appreciate ko yun. So that's the word of affirmation. So kung kunyari guys, ang mga girlfriend nyo, parang minsan nagtatampo kung kunyari, nag-ready sila, kunyari date. Tapos nag-ready sila, tapos hindi nyo napansin. Ayun, kung mapapansin nyo, medyo tahimik sila kung minsan nagtatampo. Ganun talaga. Kasi nga, some people or some girls are nag-effort talaga pagdating sa mga dates. So, sana ma-appreciate nyo naman yung mga ginagawa. Yung mga ginagawa namin. Magawa namin para sa inyo. Para magmukhang maganda pagkasama nyo. Ano yun? Nakakapag mga mag-add to cart sa Shopee para lang presentable yung mga damit eh. Pero girls, always remember na kapag nag-aayos kayo, make sure na para sa sarili niya yan. Huwag kayong magsosuot or hindi ko alam sa pinagbabawalan, pero sana maging mindset niyo na hindi para sa ibang tao yung mga ginagawa niyo, kundi para sa sarili mo. Magsuot ka ng mga bagay na komportable ka, kung saan ka sa tingin mo maganda ka. Yung una, tagal mo, nang sinabi. Kasi nga, yun nga yung love language ko eh. Kaya medyo marami ako nang sabi. Mag-password dito. Hindi ko alam, ubus ko kaya. Then, after yan, kaya tayo, pag-gado. Next is, quality time. Hindi ako kumain ng kahit ano dito. Hindi ako nagkape. Shout-out ko lang ang aking mahal na Alondra. Maria Alondra Bolivar. Hindi ako nagkape. Juicy yan. Hindi malamig. Lychee. Since, gawin ko kasi sa kanya medyo mga malamig. Ito kami skin niya. Napang COVID. Medyo, sakit quarantine lang doon yun. Nag-vlog ako walang araw na, pero may sakit talaga ako. Pero kailangan ng COVID. Joshua, ang manang manang takwa. Kaya lang, nasa alam ito. Kaya, sabi lang. Ang fire fresh. Shout out ulit sa artwork ng mga kapatid ko. Especially ni Nathan. Si Nathan yung gumawa niya. Next nga ulit is quality time. May mga tao naman din na ang love language nila is quality time. Kumbaga, wala ka mang dala, wala ka maibigay para sa kanila, wala ka mang sabihin, pero yung nandyan ka, yung presensya mo, okay na yun sa kanila. Actually, ganyan din ako. Hindi naman totally, pero as I've said, ang pinakalumalabas talaga pag nag-test ako ng love language ko is the word of affirmation. Pero yun nga, quality time, may importante din yan. Kasi, sinasabihan mo nga ng magagandang words. Nasabihan mo nga siya ng magagandang words. Lagi mo nga siyang pinupuri. Pero dahil, wala ka namang oras sa kanya. Hindi mo yung pinupuntahan. Naman lang, video ko, 30% mukbang, 70% pagbubugaw ng langaw. Another thing din pala dun sa
quality time. Napaka-importante guys na kunyari magkasama kayo ng partner mo. And then, sana sa quality time na yun, sa magkasama kayo, no phones. Alam niyo yun? No phones. Walang TV. Yung, kumbaga, quality time, yung time mo, sa kanya lang. Kung nanonood kayo ng movie, syempre okay lang, may TV. Pero, yung, kumbaga, pag magkasama kayo, iwas-iwasan niyo yung pagpo-phone niyo. Alam nga naman, ayan nga, quality time. Quality time with babe, pero nag-ML. Quality time with babe, pero nanonood sa YouTube. Ayan. Okay, third is receiving gifts. Receiving gifts. This person loves this language, thanks on the love, thoughtfulness, and effort behind the gift. In short, action speaks louder than words. Ang ibig sabihin daw nito mga kakosa, action speak louder than words. Kasi, nag-e-effort siya. Hindi lang niya sinasabi na ang ganda man sa picture, sa personal, hindi. Hindi lang ganun. Ang, kumbaga, nag-e-effort siya, nag-e-effort yung taong to para kasi, alam niyo yung kapag binigyan ka ng gifts, parang ang dating kasi sa'yo, uy, parang naalala niya akong bilhan ng ganito. Uy, naalala niya ako. Kunyari pumunta sila, nag-out of town or what. Uy, naalala niya ako. Ganun. Something na ganun. Next is, acts of service. So, act of service. Ito naman, wala kang gagastusin dito, Dai. Effort lang. Kumbaga, ipagluto mo lang siya. Linisin mo yung bahay. Ipaglaba mo. Ipag-grocery mo. Yung mga ganun lang. Yung kumbaga, wala man akong kahit ano, pero meron kang ako. Gusto mo yun? Yung mga ganun ba? Yung ipag-iigib kita, ipagsisibak kita ng kahoy, yung mga ganyan ba? Pero kasi mostly sa mga liligaw lang ito eh. Kapag kayo na, wala na. Matid nga, hindi na magawa eh. Like, uwi ka na. Yung ganun na lang. Ganun na lang, ano? So, anyway. Anyway, nainis na ko talaga sa lang. Ito. Bakit yan? Huwag niya kong i-judge ko sa loob. Mas gusto kasi yung soup. Mas may itinat. Masarap. Huwag ko na nakakita sa akin kasi natawa na na. Physical touch. Physical touch. Ito yung mga taong ano, clingy. Kumbaga, yung hindi ka pwede maghiwalay na walang pa. Please, sumayon yun yan. Napaka-importante talaga sa kanila yung physical touch. Sobrang clingy nila. Kumbaga, huwag na kayong kumain maghapon kasi magkayakap kayo. Alam mo yun. Eme lang. Pero yun nga. May mga tao talagang gano'n. Wala ka mang gawin. Hindi mo man sila ipaglaba. Hindi mo man sila bigyan ng mga regalo. Wala ka man sabihin. Pero yung makayakap ka lang sa kanila. Hindi gano'n. So ito lang naman yung ibig sabihin yun, guys. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. So, kumbaga, kung iniisip nyo, nangyari, si girlfriend ni ganito, bakit ganun? Binigyan ko lang ng ganito, masaya na. Bakit si ganito? Hindi. Bakit naman si ganito? Hindi naman kami lagi magkasama. Hindi naman sila lagi magkasama. Pero okay sila. 5 years na nga sila. Kami ganito, ganyan, ganito. Eme. So, do not compare any person to the other person. Magkakaiba lang ng tao. Magkakaiba ang mga receiving of loves nila. And, magkakaiba din ang mga giving of way of giving their love to the person. So, kung mo ikukumpara yung ex mo na dati doon sa ganito, binibigyan ako palagi ng ganito, ganyan, huwag ganon. Huwag ganon, ha? Huwag mong ikukumpare. Ito lang ang
request ko sa inyo. Kung sino man niyang tao, kilalamin yung maigi. Pag-aralan yung maigi kung ano yung gusto nila. Kasi, alam niyo yun, ang laking factor dun sa tao kapag alam nila na kilala mo sila as a person and then naiintindihan mo kung ano yung mga kailangan niya talaga. And then on that way, parang mas na-appreciate ka niya. And then, hindi ganun kabilis mawawala yung parang spark nyo sa isa't isa. Pero kahit na alam mo na ganito na yung love language niya, make sure pa din na mag-i-improve pa din. Magkakaroon pa rin ng something new dun sa binibigay niyo dun sa tao on how you are going to make them feel your love or kung paano man ipaparamdam niyo yung pagmamahal mo sa kanila. Make sure na may something na bago din. Huwag lang paulit-ulit na nangyari. Oo nga, quality time nga kayo pero palagi lang kayo kumakain sa Jollibee, sa McDo. Yung pa may pareho lang ba? Hindi ko sinasabi na kailangan niyo kumain sa mga mamahalin. Pero huwag niyo gagawin paulit-ulit lang yung mga bagay. Kasi parang wala na something special dun eh. Ang yun. Nakabayo itong quarantine. Ano yung gagawa ko? Today's vlog. Thank you so much guys sa mga tumapos ng video. Sobrang busog na busog si ate nyo. Hindi kasi ako pwedeng mabusog ng sobra kasi hindi naman ako dumidigay. So, ang ending kapag pinilit ko yung kainin, suka ko lang yun dahil. Hindi na lang.